si Padre nagasa ang kanilang lead dancer, si kapatid na Tintin Tagasa, si kapatid na Janina Itlong, ang kapatid na Kayla Mandilio, at ang kapatid na Pamela Aspa. Ito po ang unang batch po ng Steps of Praise ng kanilang ministry to glorify God by means of dance. At ang kanilang master at teacher nila ay isa pong mananayaw ng Cultural Center of the Philippines, ang kapatid na John Nelly. Ang kapatid na John Nelly, pwede pang bumaba pa. Galing ka dito. Isa pong balerina ng Cultural Center of the Philippines. Galing ka, para makilala ka ng kongregasyon. Ayan po ang batang-batang banyari. Methodista kami. Ay nagagalak mga kapatid, because this is the beginning ng ministeryo ng Iglesia po, hindi lamang sa awit, kundi maging sa sayaw. Matandaan po ninyo na sa lumantipang ang pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos, ay hindi lamang sa awit instrumento kundi sa pamamagitan ng saya. At kung paano ang Diyos ay nagagalak at napupuri, ang saya ay isa sa mga pamaraan. Dahil dyan, nais po pagpagubilin sa inyo ang grupo ko na ito. At kung merong interesado sa inyo, hindi mo kailangan kapatid na batang-bata ka if you have the heart to worship God by dance. By your sway, by your steps. Pwede ho kayo sumama. Meron silang training, meron silang mga rehearsals. At naway ang ministeryo nito ay lumago, magpatuloy sa inyong tulong, sa inyong pananamin. Pwede ho bang itaas ninyo ang inyong kamay at puno sa kanila? Pumarap kayo dito sa altar. I-bless natin sila. I-dedicate natin sila sa Panginoon. Aming Diyos, nag-umamo po ang kagalakan namin na magpuri kung inanas sa iyo. Dahil ikaw ay nagagalak kung ikaw ay naging sinasamba sa Espiritu ng Katotohanan. At sa mga pagsambang ito, Panginoon, hindi lamang po ito umiikot sa awit, sa mensahe. Hindi lang po umiikot ito sa isang nananatiling forma ng pagsamba. At ikaw din, Panginoong Yesus, ang nagsasabi. At ikaw din ang nagturo na ang totoong pagsamba ay sa Espiritu at Katotohanan. At dahil dito, aming itinatalaga sa iyo ang miyembro po ng mga mananayaw ng Iglesia ito, ang Steps of Praise. Gamitin mo po ang kanilang talento upang mahayag ang iyong mensahe, ang iyong kapangyarihan. Makita o Diyos ang katotohanan sa pamamagitan po ng kanilang pangundang. Maramdaman po nila sa kanilang buhay ang mensahe ng awit na kanilang pong ipinabahay. Bendisyon po sila ngayon dahil amin po silang itinatalaga sa iyo na ang puso po din ng Panginoon ay mapakahalaga para sa iyo. Hindi sapagkat sila magaling, kundi dahil naroon ang puso ko nila na handa ko nilang italaga sa iyo. Pagpalaan mo mga kapataan ito, mga kapatid nito, maging sa kanilang gawain sa lipunan at sa bahay. Lahat ng ito ay nilipo namin at itinatalaga namin sila sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan po natin mga kapatid. Okay na, lahat na kayo doon. Ayan. Pwede humanto kayo kayong lahat, mga kapatid. At iabutin niyo ang inyong kamay sa inyong harapan.
sa taglira, kaliwa at kanan, sa likod, at sabihin po ninyo ng malakas na may kasamang ngiti at saya, mahal ka ng Diyos. Ganun din ako. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal ko din po kayo, mga kapatid. Purihin ang Ama. Alright. Manatili tayo sa kagatay, mga kapatid. Nakahalaho ba kayo na puspusin ng kapangyarihan ng Diyos ngayon baga? Sige po, ako na lang po ang sasagot. Ayaw mo naman nun yung sumagot eh. Nakahanda ho ba kayong puspusin ng Diyos ngayong umaga? Ayun, meron pala. Purihin ang Panginoon. Buksan po ninyo yung puso ninyo. Dahil ang tinitingnan, pinakikita ng Diyos yung puso, hindi puso. Ang tinitingnan ng Panginoon, anong laman nito, kapatid? Na kahit anong porma ng gagawin natin, mga minamahal, kahit na ano po ang atin pang gustong gawin, maging sa kaayusan, ngunit ang puso bulok, ang Diyos hindi po makikinig. Pero gusto po ninyong pakinggan ng ating Ama ang kanyang pong pinapinggan ng mga puso po ninyo. Handa na ho ba kayo ang puso niya maging karapat-dapat sa Diyos? Amen? Padalangin tayo. Ama, sa umagang ito, kung ang puso po namin ay hindi po maayos ngayon, sa pangalan ni Jesus, panayamin mo po kami. Alisin mo po kami sa pagkakabilanggo ng aming mga puso na hindi po narami. At sa umagang ito, palitan mo po ito ng isang pusong nagagalak, may kapayapaan, may pananampalataya, may paglilingkod, may pagpupuri. At sa umagang ito, ang laman ng mga puso ito, Panginoon, pakinggan mo po. Ang mga nais na humiling ng kagalingan, hihipuin mo pagkagalingan. Ang mga may bagbag na kalagayan, iyong pong tutugunan, itataas mo sila. At sa umagang ito, Panginoon, mamamangha ang bawat isa sa pagkilos ng kapangyarihan. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan mo namin. Patawarin mo kami sa aming kakulangan. Patawarin mo po kami sa araw-araw na aming pong pagnabag sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, aming Ama, kung kami po ay lumalabas sa lahat ng bagay. Dahil dito, kalusin mo kami. Itama mo po kami. Disiplinahin mo po kami kung kailangan. Para maunawaan namin ikaw ang Diyos na hindi kami magyayabang dahil wala kaming kakayanan liban kung kami po ay nakatingin at nakaawa sa iyo. Ang puso namin ay nagpupuri ngayon at ang himala ng buhay magaganap dahil pinaniniwalaan ikaw ang Diyos namin, ikaw ang harap namin, ikaw ang kagalakan namin dahil nais mo namin na gloria mo, makita namin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ng anak ng Diyos, magsabi po na, ibigay po yung pinapata sa palakpak sa Diyos ang buhay. Yes! Actually po tayo mga kapatid. Gusto ko palang patihin, nakita ko na ngayon, nandito na sa akin. Ang kapatid na, malakas na ba? Taas na ang kamay, kapatid! Yes! Big round answer in Jesus' name! Tanggapin mong kagalingan, kapatid, sa Panginoon. Maraming nananalangin para sa iyo. Binilin ng Panginoon dahil yung pananalangin ang galing sa puso. Purihin ng Panginoon. Yan, gusto ko sa'yo ngiti ng kapatid. Pero mas magandang ngiti ni Lepot eh. Purihin ng Diyos. Na-announce ko na ba yung worship your music? Na-announce ko na ano? Kita na nila, yung dimension na si Pastor, ka-announce ko lang, pala ko, hindi ko pa na-announce. Tumatanda na. Okay? Purihin ng Diyos. Nakanda na ko kayo magpatuloy sa pagsamba. Sige po, ako na lang ulit ang sasagot. Handa na po ba? Amen! And amen! Tayo po'y magpapatuloy sa ating gamay. Kapatid,